Nagdududa ka ba sa real presence ng Panginoong Hesukristo sa banal na Eukaristiya? Magandang-magandang araw ng Biyernes, ginigiliw kong kapanalig. Dakilain natin ang Panginoong butihin na laging nagkakaloob ng araw-araw nating kakanin. Nababatid niya ang ating pisikal at espiritual na pangangailangan. Kaya idulog natin sa Kanya ang ating pangangailangan sa araw na ito. At hilinging basbasan ang mabubuti nating hangarin. Ito po ang inyong lingkod, Sister Lines ng Daughterhood of St. Paul. Pakinggan na natin ang pagpaliwanag ng Panginoong Hesus sa mga Hudyo na nagtalo-talo dahil hindi nila matanggap ang kanyang ipinahayag tungkol sa kanyang laman at dugo sa mabuting balita nila. Nagtalo-talo ang mga Hudyo at nagsalita. Paano tayo mabibigyan ng taong ito ng karne upang kainin? Kaya sinabi ni Hesus sa kanila, Talagang-talagang sinasabi ko sa inyo, kung hindi ninyo kakainin ang laman ng anak ng tao at iinumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay sa inyong kalooban. May buhay na walang hanggan ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo, at ibabangon ko siya sa huling araw. Sapagkat tunay na pagkain ang aking laman at tunay na inumin ang aking dugo, ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin at ako naman sa kanya. Sinugo nga ako ng buhay na Ama. Gayon din naman, dahil sa akin, mabubuhay ang kumakain sa akin. Ito ang tinapay na pumanaog mula sa langit, hindi para kainin at mamatay tulad sa inyong mga ninuno. Mabubuhay naman magpakailanman ang kumakain ng tinapay na ito. Sinabi ni Hesus ang mga bagay na ito sa sinagoga habang nangangaral siya sa Kapernaum. Ang mabuting balita ngayon ay nagpapakita sa atin ng isang malaking hamon na palalimin na ang ating pananampalataya. Hinamon ni Hesus ang mga Hudyo sa sinagoga ng Kapernaum na paunlarin ang kanilang pananampalataya. Sinabi ni Hesus sa kanila na siya ang tinapay ng buhay na bumaba mula sa langit, at ang sinumang kumain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Hindi madaling tinanggap ang mensaheng ito ng mga nakaparinig sa kanya. Para sa kanila, isa itong mahirap at nakaligalig na mensahe. At may ilang lumisan dahil dito. Ang sabi nila, paano niya ibibigay sa atin ang kanyang laman upang kainin? Mga kapanalig, may mga pagkakataon ba na sumasalungat ang katotohanan ng iyong pananampalataya na gusto mong paniwalaan? Ang pananampalataya lamang ang makapagbibigay ng kahulugan sa mga bagay na tila imposible sa pananaw ng tao. Ang imposible sa tao ay posible sa Diyos. Kapag tinanggap natin ang kamangha-manghang katotohanan na ang Eukaristiya ay tunay na katawan at dugo ni Kristo, binubuksan natin ang ating sarili sa kanyang banal na kapangyarihan na kumikilos sa atin. Ito ang pinagmumulan ng grasya at lakas para sa ating paglalakbay sa buhay na ito. Ang Eukaristiya ang nagbibigay lakas para sa ating matagumpay na paglalakbay sa buhay na ito, tungo sa buhay na kaisa ang Diyos. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, dagdagan mo po ang aking pananampalataya sa iyong buhay na pananatili sa banal na Eukaristiya. Sa tuwing tinatanggap kita sa banal na komunyon, mapuspos nawa ako ng iyong kabanalan at mapawi ang aking espiritual na pagkauhaw at pagkagutom. Dumaloy nawa sa akin ang iyong kabutihan at kabanalan nang maibahagi kita sa kapwang higit na nangangailangan. Amen.
Mga kapanalig, support Pauline's online ministry. Subscribe, like, and follow us on Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify, Google, and Apple Podcasts. Maraming salamat po. At sa lahat ng message sa amin na humihingi ng panalangin para sa iba't ibang intensyon. Asahan po ninyong ipinagdarasal namin sa Diyos ang inyong mga kahilingan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nagpapaalalang sa patuloy nating paglalakbay sa buhay, mga aral ng Panginoong Hesukristong muling na buhay, laging gawing gawain.